Alam mo, ang sabi ko sa pulis, pati sa inyo na, magtrabaho lang kayo. Order ng... You just follow the order. Then you don't have to worry about cases. Basta sa inyong mandate, peacekeeping, to protect the country, just do it. Huwag lang personal. Ako na ang bahala. Itong nangamartay ngayon ito, dagdagan natin. Ako na ang bahala. Wala akong I will destroy the apparatus. I tell you straight, give me 3 minutes. Itong ngayon, alam nila na yayariin talaga sila. Nasa Amerika, China na sila. And they have this digital map there. Ano, ipag-tunin, isumin nila dito sa kampo natin, malaman na, hindi ariring ha. Itong mga gagong tunon kikinig sa atin. At dito sabihin na, sige, ipalipat mo sa Leyte. O, doon banda may Cebu doon, sa putang inang mayor na yan. Kunin mo, ang bayad, kunin mo sa Cebu. That's why ang Leyte, sabi ko, ang Bohol. Sabi ko, bakit maraming druga dito? And to think that, yung Bulanon kasi, law-abiding yan, God-fearing. Ganun ang ugali, ang lugar ng lola ko, Baribhok. Ganun niya sila. Talagang natatakot sa Diyos. Bakit nagbabaha dito? Saan ito? Yung palang gagong mayor na yun, kaya sabi ko, ang order ko, patayin mo. Kaya doon siya sa White House ni Bato. Maglabas yan, patay. At tapos, ano ng pulis? Ikaw mo doon napapatay. At tapos, bakit? O yung pulis, dito, bata. Ano pangalan mo? Sir, patrolman Mario Montes. Kamangkalala. Mario Montes. I-type mo yung pangalan dyan. Mario Montes. Pardon is ever granted to Mario Montes. Bigay man noon sa judge. Pardon. Ilang pardon na polis? Kaya ko mag-pardon. 1,000 polis araw-araw. Oh, putang ina. Huwag din akong lukuin. Do not. Kasi ako lang yung presidente na ugali civilian. Kasi galing ako dyan eh. I mean, mahirap lang ako. Sabi ng Constitution, the president can grant pardon. Full or limited, and they can give you to grant pardon and grant amnesty with the concurrence of Congress. Yan ang nakita ko na panlaban ko. Wala man ang kaisip niyan. Sila patuloy ng priso. Ako, prisuhin mo. Rika, Piskal, basahin mo yung revised penal code po. Tang ina ka, kabugok mo. Sige, sign mo. That the prisoner, the offender, upon reaching the age of 70, shall be released. Mandatory yan. Ibig sabihin, matanda ka na, hindi ka na pwede niya sa munting lupa na yan. O yung lubot mo, buslot na masyado dyan, pauwiin ka na. Kahimoroids ka na. Ako ngayong presidente niyo, 71 years old. Matatapos ako, 77. O bakit mo ako prisuhin? At ang polis, bakit ka matakot? Ang army, bakit ka matakot? Sir, trabaho lang, sir. Yan ang sinabi ko. Do not lie to me.
do not lie to sabihin niyo sa akin ang totoo. Basta sa bahawa niya. So, sir, patrol kami, tatlong araw na, sir. Tapos, napadaan kami. Ang ganda kasi, sir, putang na, ang libo ko na. Ay, bata, anak ng waiting ka. Huwag ganun. Ano yung ibang trabaho mo? Pero ito, priso ka talaga, ha? Huwag kang worry. Pero ito, trabaho na patay mo ng sandan. Okay yan. Trabaho eh. So, kung ipitin kayo, pardon. O di, kadang na dito, si ombudsman, pardon. Tapos dito, sir, sabi kami doon sa pardon. O di, para pa akong Diyos niya pagkatapos ko ng di-pardoning president. huwag ninyo akong lukuhin na. I was doing trial work as a fiscal for 10 years. I've seen so many cases that I've handled na dismissed. Pagdating sa kamay ko, tawas na. Hindi niya lang alam ang frustrations ko sa crime and order, law and order. Marami akong heartaches din dyan. Kaya lumabas ako. Lukulukur na rin. Hindi mo ako maisaan. Itong mga drug lord, itong mga mayor, governors, huwag kayong magkumpiyansa sa akin. Putang ina, ipapatay ko talaga kayo. Pardon. Tapos, Duterte, ano? Hayaan mo yan sila. Sige, yaw-yaw. They will rule of law. Para sa mga matino. But the law of yung law takot sa law at takot sa Diyos, yan ang may human rights. Yan magalit ako kung yan ang inyong galit. Pero kung itong mga kriminal, mga kidnapper, mga wala yan. Kidnapper, kung natin mong permiso, kidnapin mo. Ganun yung polis mo, kidnapin mo rin putang ina. Sana yung kinidnap na pera mo. Ang nasyon? Sir, ang naiwan, sir. Anay, magkano? Sir, ang naiwan na lang, sir, 10 mil. Magkano ba yung hiningi ng buwang? Sabi niya, sir, 100. Sabi niya, ganun ang makriminal yan. 24 hours, iwaldas niya yan. Hingian mo ng 30. Sir, wala daw. Patayin mo. Well, walang ikabayad sa atin, ipatayin mo. Ayun mo rin ang gawin niya. Kaya ginagawa ng abusayan. There will never be any peace negotiation. You have to destroy them. That is the order. Destroy them. Wala na yung ginawa ko mga maghintay lang kayo. But when I was mayor, I said, there will be a reckoning of all of these cruel and brutal things that you're doing. We will collect someday. Maghintay-hintay lang kayo kasi nag-assemble lang kami ng... But there will be a time, sabihin ko, pasukin nyo, tapusin na ninyo to the last man para wala na tayong problema. Para kayo ubos na ang drugs, wala na ang ano. O di, purlo-purlo na lang. Inom na lang tayo dyan. Ito ang uling problema. But I am warning you, 5 to 10 years from now, the biggest problem would be terrorism. Kaya naghingi si Secretary Lorenzana ng 20, sabi ko, mahirapan ako. Maybe 10 additional and 5,000 policemen. I will have to prepare itong Pilipinas. I will never go there unless naka in place na ang defenses ko. I would need about, I'd be happy if I can have about 5 battalions of SAF and I can produce another 10,000 soldiers next year. Okay na tayo. Okay na Pilipinas actually.
Sa panahon ko, okay na tayo. Wala na tayong problema. Kayo, wala na kayong problema. Sabihin niyo, bala, gano'n lang. You'll have the best. Kaya hindi ako magsunod-sunod niyang Louis Vida. Maniwala ka dyan, putang inang yan. Visit ako dyan. That's the source of corruption. Yung Louis Vida, you come up with the lowest quality.